Maligayang pagbabalik sa inyo mga nilalang. It's a good day, it's a brand new day. It's a special day na naman. Ngayong araw na ito kasi, alright, another smartwatch na naman ang ipapakita ko sa inyo. Again, this is from the company ESID. So, ito yung box niya guys. Medyo familiar ang shape niya, no? So, tingnan natin guys kung ano meron sa kanya. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this. Yo! Okay, bago natin makita kung anong meron sa kanya, syempre, let's do the unboxing. So, what's inside the box? Of course, hindi mawawala ang user manual. Tapos dito sa likod, guys, meron silang QR code na nakalagay. So, this one is the Fit. Okay, the Fit ang pangalan ng application na to. So, compatible siya for both iOS and Android user. Of course, yung charging base, ito siya. So, again, meron siyang magnetic mechanism ulit dito. And then, dito sa likod ng mismong smartwatch, may makikita kayong dalawang charging contact point. So, yun yung ano niya, yung connection niya dito sa charging base. And yun na lahat yun. So, tingnan natin guys kung anong meron dito sa smartwatch na to. And here is it. Yun o. Sa peak. Ang ganda niya, promise. Okay? So, hindi lang black guys yung meron silang kulay. So, meron din other colors. So, meron tayong apat na pagpipilian. Meron tayong blue, pink, gold, and itong black. Okay? So, depende sa taste nyo kung anong gusto nyo. So, ano yun ha? Yung buo or kabuuan. Pati yung strap and yung mismong body ng smartwatch. Nagustuhan ko dito yung simplicity ng smartwatch na to and yung pagka-elegante niya tignan. Okay? So, for me, napaka-social tignan, no? Pagsuot-suot. Tignan ko ha. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-social tignan. Boom! So, ang body nito guys is aluminum and then yung strap niya is rubber naman siya. Tapos, pwede rin siyang palitan ng other strap kasi standard na smartwatch strap yung kinabit nila. Ayan, no? Okay? So, pwede niyong palitan to sa desired niyong design. Then, dito sa may right side ng watch na to, meron siyang physical button. Okay? So, para ma-on siya, ma-on yung screen. And of course, dito sa likod ng smartwatch, merong sensor. Of course, to monitor the heart rate, yung blood pressure, and yung blood oxygen. And then dito naman sa harap, guys, HD display na rin siya, tapos full touch screen. So, hindi ka na mahihirapan i-adjust or hindi ka na mahihirapan i-control kung ano man yung gusto nyong gawin sa smartwatch na to. Ayan. So, kung gusto nyong i-navigate yung sports mode, so, mas madali mo na lang siya i-control. And then, ang maganda din sa watch na to is waterproof din siya. So, ang level ng waterproof niya is IP67. So, pwede natin siyang ilubog up to 1 meter. Okay, so hindi ko papalagpasin yung waterproof test. Kaya, let's go! Okay, so they claim that this smartwatch is meron siyang waterproof na IP67. Tignan natin kung totoo. Alright? Pwede. Pero sabi nila, pwede natin ilubog ng up to 1 meter. Yep. Confirmed by your kuya boy na waterproof talaga itong smartwatch na to. Tapos for the battery capacity naman, itong smartwatch na to meron siyang 170 milliampere. So,
siguro mga half a month, pwede mo siya magamit. And then for the sensor ng watch na to, of course 24 hours yon, yung blood pressure nyo, yung blood oxygen, and yung heart rate nyo is 24 hours yun na mo-monitor. At hindi lang yun kasi meron siyang sports mode na tinatawag. Bali, depende yun sa activity na gagawin nyo. So pwede mo siyang i-navigate as walking, running, cycling, basketball, football, badminton, or skipping. So iba-iba naman yung endurance ng activity na ginagawa ninyo. So for example, nagjo-jogging ka, so syempre, i-select mo dito yung running. And then meron din tong sleep monitoring, guys. So malalaman mo kung kulang yung tulog mo or sobra-sobra ng tulog, di ba? Using this smartwatch. Of course, it can also notify you kung meron kang new messages, kung meron kang incoming calls, or alarm clock na nakaset. At hindi lang yun, kasi pwede mo rin gamitin itong watch na to as a camera shutter ng phone nyo. Speaking of phones, para naman makonnect mo itong smartwatch sa mga phones ninyo, meron silang pinrovide na QR code dito, guys. Okay? And then, pwede nyo rin naman i-search yon sa App Store or Play Store yon, yung The Fit. Okay? The Fit yung pangalan ng application. In that way, pwede nyo na magamit yung mga phones ninyo to monitor your health. And also, using the application The Fit, pwede nyo palitan yung watch face nito. Alright? So, as of now, hindi ko nung nakikita nyo yan. Yun yung tinatawag na watch face. So, using The Fit, pwede natin siyang i-DIY. Pwede natin ilagay yung mismong picture natin. Pwede natin palitan niya to other design. Yun din naman yung isang key feature nito, yung mapalitan yung watch face depende sa style or sa design na gusto nyo. And there you go, guys. May re-recommend ko talaga tong smartwatch na to sa mga naghahanap dyan ng mga alternatives sa Apple Watch. Okay? So, ayun ah. Again, this is the ESID EP4 smartwatch. Okay, para naman sa mga nagtatanong kung magkano siya. Ang presyo nito sa official Lazada store ng ESID is 1,643 pesos. Yes, nasa 1,600 plus lang siya. At masasabi ko na sobrang sulit na ito sa price range niya. Kung ako nga lang ang tatanungin nyo, aabot siya ng mga 2,000 to 2,500 pesos. Pero wait lang, baka nakakalimutan nyo. Kasi itong darating na 12-12, I'm sure na mas malaki ang di-discount at mas malaki ang malilis kapag binili nyo to sa 12-12. So mag-iwan ako ng link dyan sa baba, yung kanilang official Lazada store and yung mismong link ng EP4. And kung ayaw mo naman ng design na medyo classy na ganito, meron ako dito, guys, na ni-review din from ESID Company din siya. Ang model naman nito, guys, is ESN 80. So kung di nyo pa napapanood yung review natin dito, ayan, click nyo yung link dyan sa taas para mapanood nyo siya. And ang pinaka nagustuhan ko dito is yung carbon fiber body. Marami ka rin pagpipilian na kulay. So, I'm sure na magugustuhan nyo rin siya. And that's it for today's video. Sana nakatulong itong video na to kung nagaanap kayo ng smartwatch, pang regalo sa sarili nyo, pang regalo sa kung kanino man. At kung nagaanap ka talaga ng pang alternative sa Apple Watch, kasi sobrang napaka-ginto ng presyo nun. So, this one, I will recommend the EP4 from ESID. At kung gusto mo pa makakita ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to, like, share, comment, at huwag mo na rin kalimutan yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Hanggang sa muli nating pagkikita! Nice!